Maraming haka-haka ang lumalabas ngayon sa tunay na dahilan ng hiwalayan ni na Dominic Roque at Bea Alonzo. Isa sa mga dahilan ay ang pagiging mas mayaman daw ni Bea kaysa sa kanyang ex-fiancé na si Dominic. Gaano nga ba kayaman si Dominic? The Philippine Showbiz List presents, gaano kayaman si Dominic Roque, ang ex ni Bea Alonzo? Background check. Ang 33-year-old model, actor at businessman na si Dominic Carl Manalo Roque ay isinilang at lumaki sa probinsya ng Cavite noong July 20, 1990. Siya ang pangalawa sa apat na mga anak ng mag-asawang Anthony Roque Sr. at Lena Roque na parehong negosyante. Ang kanyang ama ang CEO ng kanilang kumpanya habang ang kanyang ina naman ang company president. Sa kinalakihang ito ay tumutulong-tulong din si Dominic sa pamamahala ng kanilang negosyo. Nagtapos siya ng high school sa Imus Institute noong 2007 at nakakuha naman ng tourism degree mula sa De La Salle University College of St. Peniel. Showbiz career. Nagmula man sa pamilya ng mga negosyante, naroon naman ang interes si Dominic sa ibang bagay. Katunayan, una siya nakilala sa mundo ng modeling, kung saan ay naging endorser siya ng iba't ibang produkto at kumpanya. Siya naging modelo ng Cosmopolitan Talent Agency at ang sikat na clothing line na Pen Shop. Mula sa pagiging modelo, nahanap ni Dominic ang kanyang lugar sa showbiz. Hindi naman nakapagtataka ang paglanais niyang pasukin ang larangang ito na sadyang nasa lahi nila ang pag-aartista. Tsahin niya ang dating aktres na si Beth Tamayo na kapatid ng kanyang ama. Taong 2010 ang tuluyan niyang sabakin ng pag-arte sa ilalim ng ABS-CBN at Star Magic, kung saan ay lumabas siya sa kanyang kauna-unahang teleserye sa telebisyon sa pinabidahang serye ni Judy Ann Santos na Habang May Buhay. Hindi kinilala ni Dominic na noong nagsisimula pa lang ay naroon ang kagustuhan niyang umarte at mag-showbiz, pero hindi anya ito ang naging prioridad niya ng mga panahong yon. Ayaw niya raw ipilit ang kanyang sarili, kung maibibigay man sa kanya o wala ay okay lang. Taong 2012, nabigyan siya muli ng pagkakataon na makabalik sa industriya matapos na makapasa sa audition ng Telefantasyang Ariana. Ayon kay Dominic, sobrang tuwa ang kanyang nararamdaman nung malamang siya ang napili at hindi niya daw talaga ito inasahan. Masasabing maganda ang naging second shot ni Dominic sa showbiz. Dahil habang ginagawa ang Ariana, ay lumabas siya sa ilang TV castings. Ito rin ang nagbukas sa maraming oportunidad para sa kanyang karera. Nabigyan siyang muli ng major role sa noontime drama series na May Isang Pangarap at Moon of Desire. Ilan pa sa nilabas ng TV projects ay ang seryeng La Luna Sangre, FPJ's Ang Probinsyano at marami pang iba. Naging bahagi rin si Dominic ng remake ng Pangako Sa'yo kasama ang Kathiel. Tinahak din niya ang big screen at napanood sa mga pelikulang Pagpag, Siyam na Buhay, Siklusyon at My Ex and Wives. Samantala, hindi nga lang si Dominic ang nakipagsapalaran sa showbiz dahil maging ang kanyang kuya na si Mark Roque ay minsan ding tinahak ang larangang ito. Sa mundong ginagalawan sa showbiz, hindi naman nakataka si Dominic na makatanggap ng indecent proposals, lalo na sa lakas ng sex appeal nito at gwapong mukha. Pag-amin niya na may mga nag-aalok sa kanya, nabibigyan siya ng sasakyan, bahay o anumang ang kanyang gustuhin. Ang kaalamang may mga artistang pumapatol sa ganitong setup ay hindi na nga raw sekreto pa sa kanya at hindi anya talaga ito maiiwasan. Ganun pa man ang lahat ng ito ay kanyang tinanggihan. Paliwanag ni Dominic na umpisa pa lang ay hindi siya naghangad na umangat agad sa ganong klaseng bagay. Nagsimula nga raw siyang walang sasakyan at nagko-commute. Kung nakabili man daw siya ng sasakyan na luma, unti-unti niyang pinagtitrabaho ang maigi na makakuha ng mas magandang kotse. Ipinagdadasal niya ang kanyang performance sa trabaho na dapat galingan pa niya at giniit na sa dami ng proposal na natatanggap kahit kailan, hindi niya pinag-isipang gustuhin o patulan man lang ito. Maliban sa pag-aartista, magaling din sa race car driving si Dominic at naroon ng pagkahilig sa motorsports. Katunayan, nakuha niya ang first place sa celebrity division ng Toyota Vios Cup Season 4 noong 2017. Ang mga ito ay madalas niyang ibinibida sa kanyang Instagram feed. Business ventures. Kasabay ng pagpapalago ng kanyang showbiz career, hindi naman kailanman nawala kay Dominic ang pagpapahalaga sa kanyang pamilya at kasama mga ito sa kanyang pangarap. Minsang naibahagi niya sa isang podcast na sa 17 na makapagtapos ng high school ay sinimulan niya maghanap ng paraan upang kumita ng pera. Upang makatulong na rin sa pamilya noong panahong yon ay napagdesisyonan niyang umalis na sa kanila. Hindi nawala ang pagpupursige niya sa pagtatrabaho at naghanap
kahit saan. Baliktarin pa ni Dominic na ang pagtitinda ng cake sa isang bake shop ang una niyang naging trabaho. Anya, na doon sa buong journey niyang yon hanggang sa kung nasaan man siya ngayon, ang ginawa niyang motivation sa buhay ay matulungan ang kanyang pamilya. Sadyang naroon ang pagnanais si Dominic na magtagumpay sa kanyang mga pangarap na bagamat hindi aktibo sa showbiz, humanap siya ng ibang paraan upang kumita. Hindi niya nilimitahan ang mundong ginagalawan dahil maging ang pagninegosyo ay kanya rin pinasok. Ayon kay Dominic, personal decision niya magpahinga sa showbiz at harapin ang pagpapalago ng sariling kumpanya. Katunayan, siya ang may-ari ng digital marketing and social media management company na Black Peak Hypermedia. Pagdating sa trabaho, ayon kay Dominic, prioridad niya ang sariling negosyo kaysa pag-aartista. Pero paglilinaw niya, hindi naman niya tinatalikuran ang showbiz. Sadyang mas pinagtutuunan lang daw niya ngayon ang kanyang kumpanya dahil nagsisimula pa lang ito. Paliwanag niya, hindi naman daw siya bumabata pa at naroon na siya sa puntong naghahanap ng bagay na mas kaya niyang i-handle at nakikitaan niya ng magandang future. Sa pinasok na ito, proud si Dominic na maganda ang takbo ng pagiging content creator niya. Maliban dito ay marami din siyang produktong ini-endorso. Kaya naman payo niya sa mga kabataan ay i-enjoy ako anumang meron sila pero anya, kinailangan pa rin magtrabaho ng doble o triple. Dumating din daw kasi siya sa punto ng buhay noon na nag-i-enjoy siya sa kung anumang mayroon siya. Ngunit pwede naman daw itong gawin habang nag-hustle ng todo ng early 20s hanggang sa late 20s. Pag-amin ni Dominic, umaasa siyang makapag-retire sa edad na 40. Gusto niyang ma-enjoy ang panahong ito kasama ang kanyang future wife and kids na mayroong sapat na pera kung saan ay masusuportahan niya ang kanyang pamilyang bubuuin at matutulungan din ang kanyang mga magulang. Rich in Love with Bea Alonzo. Sa ilang taong pagiging single at sa bansag sa kanya na pambansang third wheel, nahanap ni Dominic ang babaeng pag-aalayan niya ng kanyang pagmamahal at masasabing tunay niyang kayamanan. Ito ay sa piling ng aktres na si Bea Alonzo. Aminado si Dominic ng kwento na kanilang pag-iibigan ay hindi niya inasahan dahil sa tagal nilang magkaibigan, naisip niya noon na imposibleng maging sila. Pero hindi niya itinanggi na crush niya noon pa man si Bea. Sadyang iba nga kung kumilos ang tadhana kung saan ang kanilang pagkakaibigan ay kalaunan na uwi sa pag-iibigan. Ganun pa man, ang relasyon ng dalawa ay hindi maiwasang bigyan ng issue kung saan ay may ilang kumikwestiyon sa magkaibang estado ng kanilang karera. Kapansin-pansin na may kanya-kanyang opinion ang mga tao patungkol sa pagiging successful at big star ni Bea at pagiging working actor naman ni Dominic. Nauna nang nilinaw ni Bea na kahit kailan, hindi naging issue ito sa kanila ni Dominic. Anya, hindi siya tumitingin sa estado ng isang lalaki kahit kailan at hindi rin daw niya maintindihan kung bakit ang sukatan ng ibang tao pagdating sa pagpili ng mamahalin ay ang pagiging successful. Samantala, hindi naman ikinaila ni Dominic na marami siyang naririnig na kung ano-anong opinyon patungkol sa pagkikipagrelasyon niya kay Bea. Ngunit sa kabila daw nito ay hindi siya nagpa-apekto sa pagkikwestiyon ng iba sa intensyon niya rito. Wala nga raw siyang pakialam sa kung anong iba to sa kanya hanggat wala naman daw siyang ginagawang masama at okay ang relasyon nila ni Bea. Wala siyang dapat ikahiya, ikabahala o ma-intimidate sa sinasabi ng iba. Lahat pa ni Dominic na isa sa mga paraan sa papanatiling matatag ng kanilang relasyon ay huwag makinig sa sinasabi ng ibang tao. Pinatunayan nga niya sa nagdududa sa kanyang intensyon na seryoso siya sa nararamdamang pagmamahal kay Bea. Makalipas ang mahigit 2 taong relasyon bilang magkasintahan, noong July 2023, inalok na ni Dominic ang panghabang buhay na pagsasama si Bea. Manipulative sad boy. Ang kasalang Dominic at Bea ang masasabing isa sa inaabangang celebrity wedding ngayong taon. Ngunit ang kanilang road to forever ay nababalot ngayon ng kontrobersya. Katunayan ilang araw na mainit na pinagpipiestahan sa social media ang tungkol sa kanilang relasyon na di umano'y tinuldukan ng dalawa. Nagsimula ang intriga ng maispata ng papanuring mata ng netizens na hindi nasuot ni Bea ang kanyang engagement ring sa ilang okasyong dinaluhan nito. Sa vlog naman ni OG Diaz, sinabi nitong may source siya na nagsabing hiwalay na nga sina Bea at Dominic. Ang Japan trip nga raw ng mga ito noong karaang buwan ang huling post na magkasama sila. Ganun pa man nilinaw ni OG na wala pa itong kumpirmasyon at binanggit sa kanya ng source na sinusuyo pa ni Dominic si Bea. Sa sinabi ni Bea na dapat ang lalaki ang nagpaplano ay nabanggit ni OG na may plano si Dom at sa katunayan ay sa Madrid, Spain sila ikakasal sa September ngayong taon at limitado lang ang mga imbitado. Kaugnay nito,
Isa din sa kinokonekta ng Nerzen sa siyang patunay na tila may pinagdadaanan ang dalawa ay magkaibang sagot nila patungkol sa kasal. Kung si Dominic ay sigurado na sa mga plano, taliwas naman nito si Bea na parabang umiiwas itong pag-usapan at binigyang diin na wala pa silang napaghahandaan ukol rito. Sa pananahimik na Bea at Dominic, maraming espekulasyong nabuo kabilang na riyan ang issue patungkol sa prenuptial agreement. Kanya-kanya rin kampihan ang netizens kung sino sa dalawa ang may problema at kung pera nga ba talaga ang dahilan. Kaugnay ng usaping ito, hindi naman nakaligtas ang cryptic post ng road manager ni Bea na si Nina Ferrer dahil sa kanyang post sa Threads kung saan binahagi niya ang kahulugan ng manipulative sad boy. Nakasulat rito, "Any guy who try to convince someone that they're the victim of the situation, they'll make you believe that you're in the wrong and that you're the one who should be feeling guilty. Toying with your mind, they're seriously just bad news." Ang post ni Nina ay nirepost naman ng makeup artist ni Bea na si Ting Doke na sinamahan ng caption na nagsasabing, "They should be stopped." Wala mang tinukoy, malakas ang pakiramdam ng mga netizens na si Dominic ang pinatutungkulan ng mga itong manipulative sad boy. Samantala sa gitna ng kinaharap ng intriga sa relasyon nila ni Bea, nagbahagi si Dominic ng larawan sa kanyang Instagram patungkol sa aral ng Diyos. Batay sa naturang post, itinuro kung paano maaaring baguhin ng isang tao ang kanyang puso at isipan upang harapin ang paghihirap sa lakas ni Jesus. Kalakip nito ang caption nang may pagtatanong sa mga followers na, "What's one practical way you can persevere through and rejoice in challenges this week?" I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!